Pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max halaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Ako si Mary Jane, isang proud single mom. At pak na parlorista, dati nag-OFW para lang kumita. Pero pag-uwi, kapos pa rin at palipat-lipat. Kaya salamat sa 4PH Pabahay Program. Dahil sa tulong ng gobyerno at pag-ibig fund, matutupad na ang pangarap kong sariling bahay. Sa abot kayang halaga. Magpa-member na sa Pag-ibig Fund at makipag-ugnayan na sa inyong LGU para sa karagdagang detalye. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ship breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV! Sa Pilipinas, NBC, Manila Broadcasting Company, DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joel Porlaresa, alas 8:08.
Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH, Damdamin Bayan. Against intruders who have been disrespecting our territorial integrity, we will vigorously defend what is ours. But our conduct always guided by law, and our responsibility as a rules-abiding member of the community of nations. Good morning, Malacañang. Naimbaga bigata apo Presidente Bongeta Marcos Jr. Ano apo narigati ag presidente adu ti problema? Ayan, siguro po ay yung issue sa China, ha? Abay pwede mo bang gayain ang dating pangulong FM at saka si FL, abay noong pong asagsagan, ha, nakainitan ng communist insurgency po dito sa Pilipinas. Abay ang ginawa ng dating Pangulong FM, ha? Kasi alam naman natin noon, ang China, ha? Sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Ang ginawa ng dating Pangulo ay ipinadala ang dating First Lady Imelda Marcos. Kinausap si Chairman Mao, Mao Tse-tung. Pwede may ipadala si First Lady lang. Anyway, magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. It's a Monday morning. Chill-chill lang mga pare ko, mga misis, mga kuyang, mga ateng. Pero ang sabi ng Pangulong Bongget, ha? Abay pinaimbestigahan din itong si controversial si Mayor Alice Guo ng Bambana, Tarlac. Marunong ba mag-Ilocano ito Kapitan Elsa Bartolome? Eh Bambana Ilocano speaking yan eh, ha? Pero mukhang kulang ang legwork ng mga staff ni Senator Risa Ontiveros. Diba Madam Senator, hindi mo alam kung saan nag-aral itong si Mayor Alice? Abay, alam na, ayan. Nalaman na aking bubit dyan sa Chinatown, ayan. Kayo mga staff ni Senator Risa, ayan, makinig kayo mamaya, ha? Babanggitin natin at kung saan sila nanggaling sa China, ha? Abay, dyan lang pala sa Fujian. Sandali lamang, pero eto mga kuya, mga ate, maganda umaga sa mga taga Bulacan at Laguna. Ay, good morning, Governor Daniel Fernando, ha? At Mayor Governor Hernandez, umuulan na ba dyan? Kasi ang sabi po ng Pag-asa, mga kuya, mga ating, uulan daw ng dalawang oras dito sa ngayong umaga sa Bulacan at Laguna. Umuulan na ba? At good morning sa mga taga MMDA. Naku, Secretary Benhar Abalos. Siguro dapat atasan natin ang mga mayors, mga governors. Abay kumilos. At least itong mga taga MMDA. Abay tahimik pero kumikilos din pala itong si Chairman Don Artes. Mayor Francis Zamora. Ha? Abay naglinis na sila sa mga creek canal, ayan, pero may mga nakita ba tayo? Anyway, sabi po mga kaibigan dyan sa Ilog Pasig, ha? Abay 50 toneladang basura daw po ang nahakot. Ayun, yan naman pala eh, ha? Eh siguro ayan, congrats, keep up the good work, Chairman Don Artes.
Abay, dapat ibago pa sumapit ng tagbaha, tag-ulan ng todo, ha? Goodbye, Ninyo. Welcome, Ninya. Ayan, patapos na ang El Niño, La Niña naman. Kaya, Secretary Benhar Abalos, abay pukpukin natin ang mga LGUs natin, abay maglinis ng mga kanilang mga creeks. At, good morning, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pwede bang i-audit, Mr. Speaker? Alam po niyo, mahabigan, daang milyon ha ang inilalaan na flood control projects. Abay, pwede bang i-check, Mr. Speaker, kung ang mga kongresista natin nagagamit yung kanilang daang milyon, milyones mga kuya, mga ating, ha? Na flood control project, ha? Eh, kasi sabi na ating bubit dyan sa Bulacan, may isang mayor dyan na Governor, Governor Fernando, ha? Abay, alakalaki ng mayor at saka congressman, ha? Ang laki-laki ng budget sa flood control project, mahabigan. Abay, kunyari, yung creek, yung ilog dun sa kanyang bayan. Abay, nagpatambay ng backhoe doon, ha? Ayan, kunyari, nag-dread-dreads. Eh, wala naman, ha? Pan-display lang. Ayan. So, siguro, Mr. Speaker, yung alam po nyo, sabi ng ating bubit sa Kongreso, ha? DPWH Secretary, ay, manong maniburuan, ha? Abay, dapat yung mga flood control project, yan po ang isang malaking katiwalaan, Mr. Speaker. Romualdez. Abay, yung flood control project, ay nako talaga, bakit maraming kongresista ang kanilang pork barrel inilalaan dyan sa flood control project, mga kuya? Kasi mahirap na i-audit yung paglilinis. Paglilinis sa mga estero, mga ilog at mga creek. So siguro kaya dapat nga natin diyan i-audit, ha? Ayan. Marami tayong issue ngayong tatalakayin. At good morning, General Marbil. What is happening to our country, General? Walang ha? Abay, dalawang miyembro ng PNP SAF, Special Action Force. Abay, itinalangang bodyguard ng Chinese National. Walang hiya naman, ha? Siguro, General Marbil, reviewin nyo rin po yung pagbibigay ng sino ba ang chief ng sosya ng PNP, ha? Yung yan po yung department sa PNP na nagbibigay po ng mga bodyguard sa mga VIPs, yung may mga threat, ganun ba, ha? At mga security guards. Diyos ko, Special Action Force, ibinigay na bodyguard sa isang Chinese national dyan sa may Alabang Muntinlupa. siguro, i-recall nyo lahat yung mga inilagay nyo mga bodyguards sa mga VIPs. General Marbil. Dahil wala kayong malay-malay, yun ay nagagayot pala sa ha? Sa kalokohan. At, sandali lamang pag-asa, standby, let. Aba, birthday ba ni Manay Lolis Solis ngayon? Happy birthday, Manay, ha? Alam ba tayo dyan? Pero alam po niyo, mahabigan, alamin nga natin ang latest sa pag-asa mamaya. At tignan niyo nga naman, mahabigan, ha? Abay, yung mga LGUs natin, official din ng gobyerno, huwag masyadong maluho, ha? Katulad ito, isang mayor po, mahabigan, ha? Ayan, ha? Abang may espesyal na balita natin, Justice Sam Martinez, ha? Na ombudsman. Abay, saan ka naman nakita na isang mayor, mahabigan? Abay, nagsagawa ng uso pala ngayon yung para malaman yung gender nung anak, ha? Ni Mrs. May tinatawag na gender reveal at grabe, ha? Itong gender reveal ni Mayor. Abay, alaki siguro ng gastos nito, Secretary Benhar Abalos, ha? Justice Sam Martinez. Alam mo kung bakit? Abay, hanip, gender reveal lang yan, ha? Umarkila ng yate sa Manila Bay.
At meron pang helicopter. Helicopter na nagpapausok ng kulay pink ba o kulay blue para malaman kung boy or girl ang magiging anak ni Mrs. Mamaya i-play-play natin yan, ha? Sabagay. Inilagay pa sa kanilang Facebook, ha? Okay, ha? Sino ba unahin natin, Malu, ha? Malacanang o Pag-asa, ha? Ito nga muna, alamingan natin muna ang latest sa Malacanang. Ay, good morning, Senator Lito Lito Lapid Lapid, ha? Aba, di mo sinasabi ito, Flor. Totoo ba ito, ha? May affair si Senator Lito kay Lorna T, ha? Na mga issue ngayon, araw na araw ng Lunes, ha? Pero sandali lamang, dumako muna tayo. Alamin nga natin muna ang latest sa Malacanang. Abay, Mr. President, sana'y pukpukin mo ito, ha? Ang DTI, Department of Agriculture. Abay, yung limang kadiwa stores. Ba't limang kadiwa lang ang stores sa Metro Manila? Eh, ilang towns ba cities ang Metro Manila, ha? May gitsampo, ha? Abay, nagbebenta na ng 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ayan, sana all yan. Pero ang, ang Pangulong Marcos, nasa ano ba ngayon? Nasa Tacloban. Pupunta na Dumaguete at Tacloban. Aba, sana all, Mr. President. Abay, good morning sa mga taga Dumaguete at Tacloban. Abay, ang Pangulong Marcos, mamahagi na ng titulo ng lupa ngayong araw. Wow. Ano ba yan? Lupa sa mga farmers? O house and lot ba yan? Secretary Acosar? Anyway, abay, maganda yan. Ayan, basta ang mga mabibigyan ni... yung mga deserving, yung mga indigent, yung mga mahirap nating mga kababayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang, RS number 14. Umalis na ba ang Pangulong Marcos dyan sa Malacanang? Nasa Dumaguete na ba o nasa Tacloban na? Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa dalawang rehiyon ngayong umaga at mamayang hapon. Unang pupunta ang Pangulo sa Dumaguete City sa Negros Oriental ngayong alas 10 ng umaga at mamayang hapon sa Tacloban City sa Leyte. Napag-alam ang aabot sa higit 2,426 agrarian reform beneficiaries ang tatanggap ng Certificates of Land Ownership Award sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Projects o Split Projects. Kasabay nito ang pag-turnover rin ng 7 farm-to-market roads na nagkakahalaga ng 100 milyong piso na naipatayo at pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund. Lahat ito ay matatagpuan sa Negros Oriental, partikular sa mga bayan ng Amlan, Dawin, Ayungon, Tanhay, Tayasan, Lindoy at Baic City. Mamimigay rin ang Pangulo ng mga makina at iba pang kagamitan sa 9 na organisasyon ng mga magsasaka sa rehiyon. Makakasama ng Pangulo sa aktibidad si DAR Secretary Conrado Estrella III at ang mga lokal na opisyal sa Dumaguete at Tacloban. Lakay? Ayan, mga ilang titulo yan at ilang farmer beneficiaries ang mabibiyayaan, Ms. Let? O, lakay, yung sa Dumaguete City ay nasa higit 2,400. Ba, dami, ha? Ako nagkakamali, yung 2,000? Sa Tacloban ay nasa higit 5,000, lakay. 2,000 sa Dumaguete, 5,000 farmers sa Tacloban. Oo, lakay. Ba? Kasi yung halos 3,000 yung ektarya ng lupa na ipamamahagi dyan sa Dumaguete, sa Negros Oriental. At yung doon sa Tacloban City ay nasa, yung binanggit dito ay 5,438 na land titles. Ba, maganda yan. Anyway, at maganda rin yun, ha? May kasama pa lang mga support, mga makinarya. Support, ayan, oo. Support services. Yung binanggit ko kanina ay sa Dumaguete, yung palang sa Leyte, 4 na bridge projects, mayroon pang irrigation facilities. Ayan, iba't iba ito, mga support services lakay. Okay, so yan ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes. Maghapon dyan.
O kung mapapansin mo, noong nakaraang linggo, ay karamihan ay nasa Mindanao yung pinuntahan niya. Puro out of town si Presidente ngayon lahay eh. Mm-hmm. At noong nakaraang linggo, namimigay ng tulong dun sa mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. At ngayon naman, ito, mamamahagi ng titulo ng lupa. Ayan na, dapat... Na sabi niya lakay ay... sa mga ginagawa ng presidente, ito yung pinaka-paborito niya, ito yung pinaka-gusto niya. Inisiyatibo ito lang kayo ng tatay niya pa eh, dati pa. Correct. Gusto niyang matapos sa ilalim ng kanyang administration. Mm-hmm. Ayan, parang ano lang yan, father and lolo nitong si Congress Secretary Estrella. Lolo niya yung si dating Agrarian Secretary Condring Estrella nung araw. Na may namamahagi din ng mga lupa na ganyan. Eh siguro dapat eh, Mr. President, Apo Condring Estrella, Secretary, ha? Abay, itura mo si Presidente, ha? Eh, para mas magandang tingnan pang photo op ba, ha? Agrab kayo, tipagay! Kasi may mga ganyang, ano nun eh, ha? Ang ginagawa ng dating Pangulong Marcos nun eh, abay, pagka naimigyan ng lupang ganyan, pagka may nakita may mga nagsasaka sa bukid, halimbawa, naka-helicopter o kaya nasa daan, abay, biglang bababa yan eh, abay, marunong din magtanim ng pala ang dating Apo FM. Eh, dapat matutunan din ng Pangulong Bongget yan. Para kumpletos, rekados na. Ayan. Anyway, Ms. Net, ano ang latest dun sa order ng Pangulong Marcos na imbestigahan ang controversial na mayor ng Bamban, Tarlac? Oo, Lakay. Sang-ayon si Presidente na maimbestigahan kasi nga binabanggit niya ay kilala niya daw yung mga politiko sa Tarlac at walang nakakakilala dito kay Mayor Buo. Mm-hmm. Kilala man nung iba, hindi lang masyadong sikat. Pero ang nakapagtataka dun, ha? Pati si Secretary Gibo Chodoro na taga-Tarlac mismo, ha? Nagulat dun sa operation dyan, ha? At meron palang yung mga Pogo office dyan. May basement pala na kaduda-duda, ha? Mga chamber sa ilalim. Wow! May mga lumalabas ng mga Chinese na hindi nila malaman kung saan mga kwarto nang galing. May mga secret rooms silang tinatawag, mga panic rooms, ganyan. Mm-hmm. Eh ano daw meron doon sa basement nung Pogo building na pinagawa diyan sa Tarlac? Nakasosyo pa ang Mayor Guo. Oo, Lakay, 'di ba? Parang lahat ng pasilidad kumpleto siya eh. Parang city na siya, may sarili silang grocery store, swimming pool, may wine cellar pa na binabanggit. Ba. Oo. At may mga nightclub pa raw diyan. Oh, Lakay. Eh, ay binabanggit Pogo siya pero front talaga siya ng human trafficking. Mm-hmm. At some online center ganyan. Ayan, prostitution. Anyway, sige, abangan natin kung anong may mangyayari diyan pero dapat dapat din paimbestigahan ni Secretary Gibo at Pangulong Marcos yung mga police officials niyan. Imposible hindi nila alam 'yan. Baka naman sila ay nasusuhulan na kaya tahimik ang mga ito. Let. Nawala ka na. Naku, nawala ha. Ayun, nawala malu. Ayun, anyway, maraming salamat Let Narciso mula sa Malacañang. So sandali lamang. Coming. Bye. Siyempre, balik si Let. Ayan si ha, pag-asa na? Oo, sige, tignan natin kung ano ang maganda sa pag-asa, ha? Abay, ingat daw po mga kuya. Oy, Governor Daniel Fernando, ha? Pwede bang pupukin mo mayor yung governor yung may ilang mayor diyan na ano na grabe ang laki ng at ilang kongresista? Abay, ang laki ng milyones, milyon-milyon ang pondo sa flood control project pero yung mga drainage nila diyan hindi naman naaayos po mga kuya, mga ate, ha? Magkakaalaman yung pagkapanahon ng tagbaha. DZRH Weather Bulletin. Alamin nga natin kung ngayon ba maghapon eh. Kasi maganda sikat ng araw pero ang sabi ka na ng pag-asa ay uulan daw sa Bulacan at Laguna. At meron silang mga advisory. Nasa ating linya si forecaster Veronica Torres. Miss Veronica, good morning! Magandang umaga po sa inyo, Sir Deo. Pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Shoreline ang kasalukuyang nakakaapekto sa extreme northern Luzon, kaya asahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Batanes area.
Sa Metro Manila naman at nalalaming bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. And kaninang 7:50 na umaga, nag-final na tayo ng thunderstorm advisory sa National Capital Region na PAGASA Regional Services Division. So sa ngayon, wala tayong thunderstorm advisory, pero if ever naman na may makita mga nagde-develop na mga thunderstorm sa iba't ibang parts ng Philippines, maglalabas ulit yung ating Regional Services Division. So saang lugar ang uulanin ngayon na Miss Veronica? Yung mga pangmalawakang ulan or yung mga kalat-kalat na pag-ulan na for the whole day, posible sa may bandang Batanes area po. Ayun, and wala naman tayong thunderstorm advisory sa Mindanao area. May advisory kanina nga umaga dyan sa Bulacan at Laguna. Wala na ba yun? Di na matutuloy mga pag-ulan dyan? Possible na umulan na sa areas na yan. Although kanina yung mga may paulan tayo, Bulacan, Rizal, Batangas at Quezon, yung mga posibleng mga ulan din. And then ngayon na terminate na, possible na natapos na yung ulan sa area na yan or hindi kaya wala na po tayo na mamonitor. Ngayong linggo ba, Veronica, makaranas tayo ng mga medyo malakas ang pag-ulan? For this week, yung mga kasi naka party cloudy to cloudy skies na tayo this week. So ang possibility ko mga moderate to heavy rains caused by thunderstorms po. Ayan, so kumusta ang temperatura natin? Lumalamig na ba? Wala na mga umaabot ng 50 degrees Celsius ang klima, temperatura? Opo, although sa ngayon, wala naman tayong namomonitor na mga matataas masyado na heat index na umabot ng 50, meron pa nga rin tayo umaabot ng around dito sa may Visayas, may umaabot pa rin ng mga 46 degrees Celsius po na heat index. Yan, pero sa Metro Manila, ngayong sa dakong hapon at gabi, maras na ba tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan? Opo, mataas pa rin yung tsansa ng mga thunderstorms sa atin sa Metro Manila tuwing hapon at gabi po. Okay, maraming salamat, Ms. Veronica Torres ng PAGASA. Thank you and good morning. Salamat, good morning din po. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Veronica Torres ng PAGASA. Ayan, mga kuya, ha? Ayan, bagamat maganda ang panahon ngayon, asahan daw po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa dakong hapon at gabi. At babalikan natin ilang pang mga issues. Ayan, good morning, Justice Sam, ha? Abay, kumusta ka na dyan? Daming bayan. Sandali lamang at mamaya ipapakita natin yung parang ang cute, ano, ha? Ayan, gender reveal, mahabigan. Umarkila ng yate, umarkila ng helicopter. Ayan, mayaman ba si mayor? Kaya mayaman ba yung kanyang bayan? At kailangan gumastos pa ng ganito mga maluluho? Grabe, ano, ha? Talo pa ang birthday ni Manay Lolit Solis. Ay, Manay, happy birthday! Binabati ka ni Gorgirula at buong news center ni Malu, ha? Abay, paramdam ka daw. Eto, magpaparamdam. Dahil birthday ngayon ni Boss Fred de la Cruz ng Ayala, Alabang. Wow! Happy birthday, Boss Fred, ha? Binabati ka ni Congressman Omer Mercado. Ayan, abay si Kong Roy Loyola, ha? Mayor Aldrin San Pedro at Chairman Bing Alvarez at ni Mr. Jonathan Lu. Ba, painom ka to na emperador. Pero eto, siguradong magpapainom to. Birthday boy din si Mr. Jonathan Jot Manabat, ang Vice President ng Security Bank. Wow! Vice President ba ito ng Security Bank? Para sa mga taga-Security Bank, baka hindi po ninyo alam, ha? Birthday kayo ni Mr. Jonathan Jot Manabat na binabati ni Mr. Jerry Haspio ng Sibs Hotel and Resort. Wow! Engineer Mau Res Rivera, Ian Tambunting, Irsan Horedini at Mina Batinga. Happy birthday! At kasama na rin dito si Bong Segovia ng Kaintarisal at binabati ni Paige at siyempre si Mista, ha? Mista General Mel Mabilin, ha? Ayan, para sa mga Mista sa Sandigan 82, birthday po ni Mista General Mel Mabilin. Binabati ng kanyang dating girlfriend, si Mista Pilipinas. Daming
bayan. At siyempre para sa mga may birthday celebration ngayon, abay para kumpleto ang kasiyahan dyan mga kuya, ha? Abay kailangan ni meron tayong Emperador Double Light dyan. Kailangan ni doble ang kasiyahan, doble ang tawanan, kasama ang buong barkada. Yan ang kailangan natin para masaya. Emperador Double Light, doble suave, doble sarap. Magaan na inuman yan. Mr. Vice President Jota Manabat ng Security Bank. Magaan lang yan na inuman at saka easy-easy lang with Emperador Double Light. Dahil doble suave, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suave, doble sarap. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jess Mundo. Good morning, CJ. Alas 8.33. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Heart Station ng Makati. Ang galing-galing mo, Smartish washing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangbatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangbatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Benepisyo ng pagsusulat o paggawa ng journals, alamin. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Pag
pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Pagsasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pag-inom ng tubig, bayan. Oras, Sister L. Sister Nicole. Sa ngalan ni Sister L, ito po si Nicole Lopez. Sa oras, 8:39 ng umaga. Teka mo, ba't gumagay ka sa akin? Ba't ka nakadilaw ka, ha? Oo nga, lakay eh. Abay, nagprograma lang dito ang tatlong rekta, eh. Nakadilaw ka na ngayon, ha? Rekta dilaw na rin. Ayan, eh, nagkataon lamang po, ha? Sandali lamang, Justice Sam, ha? Alam bang gusto mong unahin? Si Mayor na gender reveal ng apo? Abay, umarkila pa ng helicopter at saka yate, ha? Oo, talaga. Grabe. Kasi lakay uso-uso yung mga gender reveal, eh. Pabunggahan talaga ng ano, eh. Ah, ganun ba yun? Oh. Oo, may iba-ibang pakuluyan lakay. So, pero dati daw, mga cake lang yan, o kaya mga balloon, mga Yun yung dati lakay. Pero ngayon sa ibang bansa, common na yan, talagang pabunggahan. Kung may helicopter, parang... may helicopter na, may yate pa, eh, magkano ang gastos? Lupit naman nun. Kaya nga, eh. Pero sandali lamang, Miss Nicole, at may migay mo natin ng salapi, ha? Dito sa ating DZRH sa Malakas promo mula kay Sherwin Alfaro. Nandyan, abay, Pasko ngayon. Dyan sa mga barangay Santo Niño, Paranaque City. Aba, kina Mayor Olivares, Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang inihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Sec. Dong Mendoza. Good morning, noble sir. Abay, kahit hindi pa Pasko, mahabigan eh, ang ating ninong ng bayan. Namimigyan na ng aginaldo sa may barangay Santo Niño, Paranaque City. Sherwin, sino ang bibigyan mo ng limpak-limpak na pera dyan? At mga vitamins. Sherwin, good morning. Yes, lakay na ko. Ito, Romero Peque na kagad. Diba? Tapos pa lang, Romero Peque. Oo nga, nag-e-echo. Talaga, mga lakasan lakay na nakikinig sa DZRH. Yung ating winner dito sa barangay Santo Niño, lakay. Dito sa Paranaque City. At ang na-champuhan nga natin na nakikinig ngayong umaga, etong si tatay-tatay pangalan mo. Larry po, Larry. Larry. Minel. Minel. Pero, Larry ka doon? Kaya lang wala kang audio, di kita nakikita eh. Oo, okay, yung ating Zoom media, yung ating Zoom link, wala pa, medyo ano pa, mahina. Pero malakas yung radyo o may echo ito. Lagi ho pa kayong nakikinig sa DZRH? Opo, opo. Araw-araw. Araw-araw kayo nakikinig sa DZRH at sino paborito yung announcer tuwing umaga?
Si Idol Mayor Dio Makalma. Babi ka agad ng pera si Kuya. Oo. At sino bang kasama niya? Si Sister L. Okay lang, lakay daily naman. Sister Nicole ang kasama natin, Kuya Larry Gadon. Sister L ngayon. Mm-mm. May karamdaman si Sister L. Kasama tuwing umaga ay... Damdaming Bayan. Aba, bigyan ka agad ng pera. Premyo si Kuya. Damdaming Bayan na pupunta sa mga programa. Meron kang 1,000 pesos. Ay, thank you po, thank you. Aba. Ito na pala si Kuya eh. Ayan pala si... Oh, welcome po Kuya. Maagang pang Aguinaldo yan. Madadagdagan pa sa Christmas yan. At sana po, abot. Aabot yan. Eh, bigyan po ng vitamins, Sherwin. Oh, laki dahil si tatay may magandang hair growth. Laki sa mga naman. Oo nga eh. Yan yung mga style ngayon. Mga malusog eh. Style ngayon, parang Korean. Parang K-pop ba? K-pop yung buhok nyo, ha? Laki ng papambok nyo. Meron kayong vitamin E. Ayos, meron ng ano, pagtulak, maraming pulutan dyan, oh. Alam na, laki gagawin mamaya, Lunes pa lang. Chill-chill lang, kuya, relax lang. Bigyan mo ng Chester. May vitamin E ka, meron yung katernong vitamin R at C. Ayos. Nako, di na mahawakan lang di kuya. May grocery items pa. Dahil lakay gwaping si tatay, lalo pa natin itong pag-aagwapuhin. Magmamatch to sa K-pop hairstyle mo, tatay, dahil meron kang DZRH t-shirt. Kala ko, kakanta na lang ang Korea. Ipagmamalik sa Dabar Kansyan. Maraming salamat, Idol. Wala pong ano man, Kuya Larry. Ayan, mabuhay ka. Ayan, ingat po. Ayan, mabuhay po kayo Kuya Larry. Ayan, thank you and good morning. God bless po. Okay. Kaya naman sa mga K-pop dyan na gustong manalo dyan ng 1,000 pesos. Sabutog lang kayo. Sa DZRH, mga kayo na susunod dating winner sa DZRH, mas malakas from Arts number 6, Sherwin Batao para sa Littlest Pagpapalita, sa Littlest Servicio. Sama-sama tayo, Pilipino! Kumabol pala kasi. Ayan eh, yan ang pamaskong handog ni Ninong Sherwin Alfaro ng DZRH ngayong buwan pa lang ng Mayo. Lakay kasi bakas na bakas yung ngiti pagkatanggap ng vitamins lang ay. Lalong lumaki yung ngiti nung may chaser pa. Eh, may pampulutan pa, may mga grocery items pa ha. Pero tatlong kutsarita lang kuya ha, drink responsibly ha. Babalikan po natin ilang pang mga issues. Sandali lamang Justice Sam, ha? Abay, alimang gusto mong unahin na Justice Sam, yung mayor. Sa bakit dalawang mayor ito, ha? Dalawa pala. Isang lang, mayor tsaka mayora. Oh. Ayan, di ba? Si Alice Goon ng Bambana Tarlac. At itong si mayor na bongga ang gender reveal. Akala ko dalawang yung mayor ng gender reveal. Gender reveal ng kanyang anak ba to o apo ito, ha? Ayan. Grabe, may yate, may helicopter pa. Alam niya po, mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis sa yung kay Deo Makalma. O wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. Alam mo ba si Sir Nicole na nauso na pala yung gender reveal? Ngayon ko lang ha. Matagal na ba yan? Oo. Meron pa nga mga sabog-sabog mga ganyan. Ah, ganun ba? Sa ibang bansa. Tapos nalalabas color pink. Ayan, o blue. Oo. Ah, doon pala ginaya ni Mayor. Oo. Pero ang ganda, mamaya papakita natin yung video. Ah, may video pala lakay? May video. Oh, kasi pinost pa sa FB nila. Oh, yes, bongga, ha? Ayan. Hindi lang nakapost yata yung mansion na ilang million yun, ha? 40 million. Ayan, anyway, kung pera naman niya, di okay lang yan, ha? Pero kung medyo... kaduda-duda ang pinanggalingan, yan ang problema dyan. Ha? At kung may kaso pa, yan ang problema talaga dyan. Ombudsman. Yung pinakamalaking problema. Oo, Justice Sam. Pero babalikan din yan, babalikan natin yan na Sister Nicole. At yung ating bubit sa Chinatown. Ha? No. Nalaman na Sister Nicole kung saan nag-aral itong si Alice Guo. Oh, talaga? Yeah!
Yes. Abay, at mayaman pala ang tatay nito, ha? Pero kilala bala kay si Teacher Ruby Lynn? Ipaalamin natin doon sa mamaya, ha? Relax ka lang dyan, ha? Oh. Kung sino si Teacher Ruby Lynn, ayan. Pero ba't yung sinasabi na ano na nag-aral pala sa dyan sa may ano, ha? Dito lang. Ayan, akala ko bala ka hindi niya maalala, Your Honor. Yung kanya mga schoolmate, alam eh, nag-aral dyan sa isang Chinese school dyan sa may Abad Santo sa Tondo, Manila. Okay, kita mo, ha? Mahina ang legwork ng mga tao mo, Senator Risa, ha? Ayan, makinig kayo mamaya, ha? At bibigyan kayo ng karagdagang detalye. Siyempre, sa ating pagbabalik yan na Sister Nicole. Pero paalala lang sa mga may diabetes dyan, ayan, yung problema po ang blood sugar level, abay huwag masyadong malungkot, ha? Huwag masyado pong dibdibin yan dahil maayos din yan, ha? Pero kung ihi po tayo ng ihi, uhawin, pumapayat, at laging gutom ba ang pakiramdam, ha? Abay maaring diabetes na yan. Pwedeng mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya Mr. Vice President Jota Manabat, ha, ng Security Bank, mag-exercise ng regular. At syempre, proper diet. Uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor. At samahan pa ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus, yan po isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs at nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level, palakasin natin immune system para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyong dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, yan po ay malakas ang depensa mo laban sa diabetes. At ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, at pwede na rin online sa Shopee at Lazada. Damdaming bayan. Oras, Miss Nicole. Ang oras lang ay 10 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Charm Fabric Conditioner with stain brush technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Makalma at Elaine Api, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence. At manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 Capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Oras lakay 5 minuto bago mag alas 9 ng umaga. At ayon na sa ating bubit. Abay, gender reveal. Grabe talaga kayo, ha? Ayan, yung sinasabi nyo, gender reveal, yung nasa sinapupunan pa lang ni nanay. Ayan, kasi sabi ng bubit nating Professor Sister L, sabi niya, lakay, dito lang sa amin sa UP. Ayan, aba, UP Diliman ba ito o UP Los Baños? Ayan, naku, dahil magagalit sa atin dito, ha? Ayan. Ano sabi, lakay? Sabi ng isang professor dyan, naku, daming gender reveal. Ayan, sabi, bakla si sir. Tiber si ma'am. Transi din. Lakay yan ang ano. Kayo. Lakay yan ang direkta. Lakay. Ah, ganun ba yan? Eh, ano yan? Freedom of choice. Oo, tama naman. Ayan. Pero eto malupit, Justice Sam, ha? Ayon na sa ating bubit, Justice Sam. Talaga namang grabe ang tawag nito, pag-front ng kanyang wealth, at hindi lang yan yung living in style talaga, ha? Aba, yung palang ganyang Miss Nicole, ha? Mm. Yung ostentatious display of wealth. Aba! Sabi na itong bubit na prosecutor, panisabol pala yan ng ha? Nako. May Republic Act number 6713.
sa ethical standards ng mga government officials. Ha? Mm-hmm. Meron palang ganyan, ha? Ayan. Kaya kung government official po kayo, eh, if you have it, don't flaunt it. Pang celebrities lang yun. Oh, ayan. Siguro pagkatapos na kayo, okay lang. Yun time. Ayan. Oh. Pero kung nasa... Incumbent ka pa, diba? Lalo natin, 2 years pa lang sa... Oh. Ibig sabihin, lakay, kakapanalo lang no election. Yes, 2 years pa lang na malupit mayor. Malupit lakay. Oh, ha? At ayon sa ating bubit, RHTV, ha? Pakita nga natin yung gender reveal. Ayan po, mahabi ang panoorin nyo, ha? Ayan. Wow, all white sila, ha? Ayan, nakita mo helicopter, ha? Sa... Saan yan, lakay? Manila Bay yan, Manila Sister Bay. Elo. Sister Nicole. Oh. Ayan, helicopter pa. Wow. Yan ay, ay, wow. Oh, kita mo ng mga catering grabe sa yate, ha? Grabe, ha? Ganyan pala ang gender reveal ngayon. Ibang klase. Ibang klase talaga. Justice Sam, ha? May birthday lang. Oh, talo pa may birthday, eh. Diyos ko, talo pa ang mga... Oh, may banda sinad... pa, lakay. Oh, may banda pa, ha? Abay, talo ang presidente. Oh, panis ka, oh. Oh, oh, grabe. Ayan, oh. Eh, ayan, oh, kita mo yung... Anong gender reveal? Pink o blue? Blue. Oh. Ayan, ayan, oh. Oh, all white talaga sila. Cute naman, oh. Wow. Ganda naman. Ganda ba ang gender reveal ngayon, ha? Ayan. Ayan, oh, kita mo yate naman. Grabe, ha? May cruise lang, oh, ay. Parang, ayan. Oh. Ayan, ayan, helicopter. Helicopter. Oh, blue. Blue yata ang lumabas. Oh, ay, blue, ayan. Lakay. Oh, blue. It's a boy. It's a boy. Congratulations. Ayan po, mahabigan ng gender reveal ni Mayor. Ha? At ayon na pa sa ating bubita, Sister L. Talagang living in style si Mayor dahil, aba, bago pa lang sa gobyerno, may mga Ferrari pa siya, may mga SUVs. Pero lakay, meron ba dinisclose ang bubuit mo kung magkano ang ginastos dito sa gender reveal? Dalawang transport yung gamit, eh. Oo nga, mahal yan, ha? Magkano ba yung ganyan na Bernard Peralta, kuya, ha? Ayan. Yung mga may banda na, may yate pa, may helicopter pa. Diyos ko, ha? Ayan yung catering na lang, ha? Ayan, parang fine dining. Oh, at ito no? Ay hindi tinago ni Mayor. O talaga, no? Kasi Manila Bay, lakay. Sa Facebook nila, ano, ho? Kaya sabi ng mga consistent, uy, meron pa lang gano'n si Mayor. Hira naman, ha? Sana all. Ayan, ba't kami imbitado? At ayon na sa ating bubit, Justice Sam. Abay, meron pang pinapagawang mansion, ha? 40 to 50 million worth, ha? Oh? Hindi pa tapos 3 years in the, 2 years in the making na. Ayan. Ibang klase lang. At ayon na sa ating bubit, okay lang kung ikaw ay negosyante. No. Pero ang malungkot dito, Justice Sam, may kaso ito ng graft sa ombudsman. Ano na nangyari sa kaso niya? Ayan. Lakay? Eh, actually, si Mayor ay suspended ngayon. Yan ang plot twist, lakay. Kaya pala suspended maraming time. Ayan. Suspended si Mayor ngayon, Sister Nicole. Ayan. Kasi nga, may mga... Kinaswan siya ng kanyang sariling vice mayor. Oh! Kinaswan siya ng kanyang sariling vice mayor at ilang konsehal dahil nga sa issue ng graft and corruption at abuse of power. Ayan. At marami siyang project, Sister L, Sister Nicole, na katulad ng mga purchases. Abay, more than 5,000 vouchers, ha? Abay, hindi tawag nito, ha? Ma-account dun sa Commission on Audit. Kaya siya ay kinasuhan at actually sinuspend ni
Baka di mo maalala, Justice Sam, ha? Sinuspendo para ito nung May 16. Sinuspendo nung May 16 ng 6 months preventive suspension. May 16 ngayong taon, Lakay. Oh, ngayon lang. Ah, bago lang. May 16 na bago lang. Ayan. Nung Webes lang. Baka, Lakay, nung pagka-suspend niya, okay, gender reveal na bukas. Ah, hindi pala, correction. Ano, sinuspend pa siya noong April 12, Sister L. April 12. April 12 siya sinuspend ni Justice Sam Martinez ng 6 months. Pagkatapos ay noong May 16, abay under suspension na siya, aba, kinasuhan ulit ni Vice Mayor. Lakay, baka ayaw na paupuin na. Kinasuhan ulit ni Vice Mayor. Ayan. Anyway, public record naman ito, nasa inyo sa iyong tanggapan na Justice Sam. Pwede na nating banggitin ang sinampahan ng kaso sa ombudsman at under preventive suspension ng 6 months sa ngayon. Gusto mo yung nag-file mo na ng kaso? Oh, si Mayor na. Ayan. Si Mayor na daw, Lakay. Si Mayor na. Ayan. Si Mayor Kevin Anarna ng Silang Cavite. Oh. Sila ay inaakusahan ng kanilang vice mayor at ilang konsehal na kung patakbuhin daw yung munisipyo ay parang family corporation. Oh, Lakay. Kamag-anak nyo nasa Beach and Awards Committee at ilang opisyal na may sensitibong posisyon sa munisipyo. Ang nagfile ng kaso laban kay Mayor Kevin Anarna ay ang acting mayor ngayon. Ayan. Oh. Oo. Acting mayor, ayan. Kaya preventive suspension para daw hindi ma-impluensya ni mayor yung mga tauhan niya na iwan doon sa munisipyo. Mm-hmm. Anyway, ang nag-file ng kaso laban kay Mayor Kevin Anarna ay si Vice Mayor, now Acting Mayor Edward Carranza. Ayan. At ang acting Vice Mayor, ayan, Mark Toledo. At isang konsehal na si konsehal Perpetu Desinganyo. Ayan. So, yan ang nangyari kay Mayor Kevin Anarna dahil nga sa hindi magandang gawain sa kanyang munisipyo. Yan ang malungkot dito, ha? Huwag kasi masyadong bongga. Ayan, nakikita, oh, nasisilip tuloy kayo. Oo, oh, nga eh. Nasundan pa tuloy. Ang tanong dito ay masuspend siya kaya uli. Ayan. Oh. Baka di na umabot na election, Justice Sam. Dumbing. Ayan sa mga government officials natin ni ingat-ingat po, ha? Ayan. Magtrabaho ng tama, Sister Nicole, di ba? Oo, Lakay, wag masyadong showy, di ba? Sabi kong kaseksihan yan. Sabi nga, parang si Sister L. Ayan. Flaunt ulit, Lakay. If you have it, flaunt it. Ayan. Pero ikaw ay government official. Ayan. Oh, if government official. It, don't flaunt. Oo. Huwag masyadong mabongga. Tsaka, okay lang kung mayaman ka na. Ayan. Pero, ayun, talo pa ang presidente, talo pa ang mga senador. Only in the Philippines. Dumbing. Eh, ba kilala ito ni Raymond at Paas? Eh, taga Cavite itong si Raymond at Paas. Oo nga, Lakay. Malapit-lapit lang yata sa kanila ito. Eh. Mm-hmm. Ito muna ang report ni Raymond, Lakay. Dating Executive Secretary Paquito Ochoa haharap na sa PIDEA leaks investigation sa Senado ngayong umaga. Oh? Baka magaling na sa COVID, Lakay. Oo nga, ano. Siguro uminom niya ng ivermectin. RH28, Raymond at Paas. Magaling na ba si dating Secretary Ochoa? Raymond, Miss Nicole at Mayor, dahil dito sa guest list na ipinalabas ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa ay confirmed ang pangalan ni Attorney Paquito N. Ochoa Jr. na dadala sa hearing at ang kasama nagmagdala pa ng kanyang abogado na si Attorney Gilbert M. Villoria. Ito'y kasama pa rin sa usapin ito doon sa sinasabing PIDEA leaks na iniimbestigahan ng Committee ni Senator Bato de la Rosa. Kasama sa iba pang mga opisyal na inasang haharap ngayong umaga
sila PDEA Director General Moro Virgilio Loso at yung pang-official ng PDEA, ganun din ang mga official naman ng NAPOLCOM sa pangunan ni Vice Chairman Attorney Alberto Bernardo at siyempre ang pangunahing testigo na si dating PDEA Agent Jonathan Morales. Sa aming pinakauling panayam kay Senator Bato, si Atty. Ochoa na lang ang hinihintay pang matapos ng kanilang investigasyon sa umunay PDEA leaks. Sa naunang pagbubulgar ni Morales, sinasabing si Ochoa ang pumigil sa kanila noon upang huwag nang ituloy ang anumang operation o anti-drug operation laban sa sinosurveillance nilang sinasabing gumagamit umano ng illegal na droga. Ngayon ay ang Pangulong Marcos kasamang aktres na si Maricel Soriano. Si Raymond, si Maricel ba haharap ulit, Maricel Soriano, o hindi na? Hindi na, Mayor. Isang beses lang humarap yan. Eh. Mm. Nung yung minsan na sumama dito, pinasama nila. Yun lang yun, yung kanyang pagpunta dito, Mayor. Okay. So, akala ko tinapos na yung... last na pala itong hearing ni Senator Bato, ano? Si dati Executive Secretary Ochoa. Sabi niya, yun daw ang magiging huli. Kaya kino-question siya ni Senator Francis Escudero nung nakaraan na anong baka lahat na lang ng pangalan na babanggitin ni Agent Morris o si Morales kay si patawag. Hindi matatapos ang hearing natin yan. Sabi niya, hindi. Sabi naman niya, just give me the prerogative. Sabi niya, paharap lang daw niya si Attorney Ochoa. Baka tapusin niya na yung hearing dito, Mayor at Nicole. Ayan, so bukod kay dating Secretary Ochoa, yung hearing naman kay Mayor Alice Guo ng Abamban. Wala pa akong nakitang schedule dito kung ilan may kasunod pa eh. Iba pa yung mga nandito to. Hindi ko pa na nakita ulit sa Mayor yung mga, pero wala akong nakita for this week, Mayor. Ang sisti ngayon na yung huling week ng session. Lakay Raymond. Parang may tweet si Senator Win Gatchalian nung Sabado, parang Miyerkules ba, tama ba, yung papatawag daw si... Si Mayora? May time pa daw para maalala. Hindi, baka hindi niya maalala. Ako na magpapaalala mamaya kung saan siya nag-aral. Ako na magpapaalala kung saan siya nag-aral kung nakalimutan niya, ha? Dahil may report yung aking bubit sa Chinatown. Okay. Pwede rin. Tsaka may maraming questions. Medyo ang ito pala lumabas kasi dito sa aming schedule, yung CA naman kasi commission appointment, kaya hindi ko makita yung schedule ng hearing kay Mayor Go. Dahil bukas ang isasalang sa commission appointment si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Siguro walang problema diyan, magaling naman, masipag si Secretary Hans Kakdak eh. Oo, kaya nga mayroon dito sa schedule nila, isang oras lang ay binigay na deliberation para sa kanya. Meron ding 33 generals and senior officers ng AFP na kasunod niyang may sasalang bukas sa Senate or sa Commission Appointment, Mayor at Nicole. Yan yung mga schedule pala, kaya hindi ko nakita yung schedule ng sinasabing kay Mayor Alice Guo dito sa ito nga tama, meron pala dito alas 10. Meron na ito alas 10 Wednesday bukas, no? Wednesday. Sabi mo sa mga staff ni Senator Risa, ayan, makinig sa amin. Magbibigay ako ng details. Mahina ang legwork ng mga staff ni Senator Risa, ha? Di alam kung saan nag-aral. Palagay ko alam nila eh, Mayor eh. The way ko lang, siyempre, para bang kailangan ikaw na mismo ang magsabi kung saan ka nag-aral. Kaysa yung kasi ang daming question dito, hili, tinitignan ko dito yung mga question nila nung nakaraan eh. Kung kailan lang siya nag-register na butante noong 2021 lang, noong kakandidato ng mayor ng Bamban, doon lang siya nag-register as a voter. Mga question na samantalang marami sa atin na pag nag-age of majority na, nag-register na sa commission election para bumoto. Alam mo kung bakit na gano'n na Raymond? Alam mo kung bakit? Mayor. Makinig ka sa special na balita, ma.
Baka naman kasi sila kay Raymond, gusto lang hulihin ni Senator Risa. Hindi, ibang pangalan doon sa school, saka pangalan niya ngayon. Ayan, sige, makinig ka mamaya. Ayun. Anyway, Mayor, yung kinukwento niyo tungkol sa Cavite, ang kilala ko doon yung OIC Mayor, si General Ed Carranza. Ah, General. Retired General pa itong si, ano, si Acting Mayor ngayon? Si Carranza? Retired General yan. Retired General yan. Kaya pala matapang, ha? Kaso agad eh. Sinampang agad si yung kanya mayor. Ayan. Magkasama ng eleksyon yan eh. Magkasama ng eleksyon. Ah, ganun ba? Eh kasi ginawa doon ni Mayor Anarna, ginawang family corporation yung munisipyo. Eh nakita ni General siguro, aba mali ito. Ayan. Abay mahiya sa balat mo. Eh. Oo. At saka sabi nung ating bubit, kahit na sarili mo palang pera, Raymond, Sister Nicole, ha? Abay kung government official ka, ayan, bawat i-display ang sobrang yaman mo, lalo sa panahon na taghirap ngayon. Ayan, oo. Ganun pala yun. Akala ko sarili mong pera, okay na i-display mo yan. Pero kung government official ka, abay, bawal daw i-display. Ayun nga naman. Bawal pala yun. Pwedeng mag-display, Mayor, kung mamimigay. Parang yung money gun. Parang namigyan ng pera, ayuda, di okay lang yan. Pero kung display na katulad nyo, na gender reveal lang, nakayate pa, ayan, may banda pa, ha? May helicopter pa, Diyos ko, kaano ginastos dyan. At saka FB noon pa, inilagay pa sa FB nila talaga, ha? FB page. Proud and proud. Ayan. So gumawa ng sariling ebidensya laban sa anong incriminating evidences. Anyway, okay, abangan natin sa si Secretary Paquito Ochoa mamaya, Raymond. Yes, Mayor. Tantabayan namin dito kung anong oras na kararating dito sa Committee ni Senator Bato de la Rosa. Mula sa Senado para sa kaunawaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond de Paz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Hindi kami close. Teka muna. Ba't nasingit yan? Hindi kami close. Sandali lang po, Mayor Abby Binay. Oy, good morning nga pala sa mga taga-Tagig, ha? Mayor Lani Cayetano, mukhang makakahinga ng maluwag si Mayor Lani Cayetano, Sister Nicole. Alam mo kung bakit? Abay, mukhang hindi na yata tatakbong mayor sa Tagig si Mayor Abby Binay. Ay, bago lakay. Change of plans. Yes. Abay, sabi na ating Bubito Raymond, ha? Baka tumakbong senador. Ayan. Oh, level up. Oo. Abay, sabi ni Mr. Opet, yung palang si... yung acting mayor ng Silang Cavite nga na si Mayor Eduardo Carranza. Abay, classmate pala yan ni General Senator Bato de la Rosa's PMA. Oo, talaga. Late ng mundo. Class PMA class 86 at nating regional director ng Region 4A. Abay, maraming salamat, Mr. Opet. Standby manang Milky Rigunan. Pero eto, gayaan nyo si kay mga mayor sa Metro Manila, ha? Abay, gayaan nyo si Mayor Wes Gatchalian. Parang boy scout doon si Mayor Wes Gatchalian, ha? Abay, sabi niya, lakay, ha? Dito sa amin sa Valenzuela, handa na kami sa La Nina, ha? Aba. Handa na ang mga pumping stations namin. Mm-hmm. 24 pumping stations sa kabuuan. Aba, so yan ang kailangan natin, ang mga mayors natin sa Metro Manila at mga lugar na binabaha, abay maghanda po kayo. Damdaming bayan. Gamitin yung pondo sa flood control project. Lahat yung mga ilang mayor dyan at mga kongresista. Ang dami na. Oras, Sister Nicole. Ang oras na kay 9:16 ng umaga. Ang... Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. T
Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kisla puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti! PCS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Friendship breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Benepisyo ng pagsusulat o paggawa ng journals, alamin.
Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagsikol. Ang oras lakay, 9:22 ng umaga. Bilis na oras. Listen, do you want to know a secret? Ito na ang secret ni Mayora Alice Guo ng Bambana Tarlac. Excited na ako dyan na kayo. Excited ka ba dyan? Ha? O ito ka muna, good morning, happy birthday muna kay Engineer Engineer Gaspar Badillo. Ba, happy birthday Engineer, ha? Alam ba tayo dyan? Binabati ni Kuyang Dado Melegrito at good morning, very worshipful Robin Go. Ayan na. Mapia, Mapita Kuyang. Ayan, at good morning din. Happy birthday din kay Regional Director si Oy, si Beroisipul Mario Ancheta ng Mines and Geosciences Bureau ng Region 2. Ayan. Happy birthday Kuyang Mario, ha? Binabati ni Kuyang Doming De Asis. At happy 6 wedding anniversary kay Jolene Urbano at Sam Spearman ng Las Vegas, Nevada. Ba, pagbati mo na kay Kerr, Mar Urbano and Mami Ani Urbano ng Mikawayan, Bulacan. Hoy, kumusta yung Mary dyan sa ano, ha? Ano dyan na ba? Okay, sandali lamang. Nasa ating linya si Police Captain Risa Soledad, spokesperson ng Muntinlupa City. Captain Risa Soledad, magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Morning po. Captain Soledad. Hello, and kay Ma'am Nicole. Good morning po. Good morning, Captain. Ayan, ma'am. Ayan, kumusta na po yung dalawang PNP staff na nag-away? Nabandigan pala ng Chinese dyan sa Muntinlupa. Ayan ko. Ano na po ang nangyari sa kanila? Sir, once again po, good morning po sa inyo at sa mga nakikinig po sa ating programa. Actually, sir, ako po ang chief po ng Station Investigation and Detection, Detective Management Section po ng Muntinlupa City Police Station. So, ang dinala po sa aming opisina ay ang reklamo po dito sa dalawang police regarding po sa kaso ng alarm and scandal. So, yun po ang aming in-address, and dahil po sa mga elemento ng alarm and scandal, ay sila ay amin pong tinake into custody, and sila po ay sumailalim na sa inquest proceedings po noong Sunday po ng umaga. At kasalukuyan po, sila po ay nasa amin pa rin custody until further po kung makukommit sila or kung ano man po ang maging resulta ng anong takbo ng kanilang kaso po. So naka-detain po Captain Soledad, ma'am, itong dalawang police. Yes, sir. Opo, naka-detain po sila dito sa Muntinlupa. Ano pong pangalan nila, Captain Soledad, ma'am? Ang atin pong dalawang police po ay sir, hindi ko po ma-disclose yung exact name nila, no po. Pero ang masasabi ko po ay isang patrolman at isa pong police corporal ang involved po ng mga police dito sa ating kaso. Pareho nga daw po bang member ng Special Action Force, Captain Soledad, ma'am? Yes, sir. Sila po yung member ng SAF po na support unit po ng ating Philippine National Police. Eh siguro, pwede na natin banggitin kung sinong pangalan ng amo nila na Chinese. Ano bang pagkatao ng amo? Bakit siya may bodyguard special pa? SAF pa ang bodyguard nila. Yes, sir. Actually, sir, regarding doon po sa sinasabi, sa alleged na amo nilang Chinese, sir, hindi po kami makakapagbigay ng statement dyan, sir, dahil yun nga po, ulitin ko po, dito po sa Station Investigation and Detective Management Section, sir, concentrated po kami doon sa kaso nila na alarm and scandal. So kung meron man po silang mga ganyang klaseng activity, like na nagsisecurity sila or yung alleged na pag-VIP po nila, yan po ay ating tatalakayin at iimbestigahan ng mas malalim administratively po. So meron din po kaming mga nakatask doon na opisina to conduct the investigation, sir. So I am not the proper person to answer, sir. So siya nga po ba, Captain Soledad, ma'am, ang nagbibigay ng mga security sa mga VIPs?
Sir, come again, sir? Sosya. Sosya nga ba? Ano yung meaning ng sosya? Security. Sir, ang sosya po ay for civilian po. Yung mga security guard po ang sosya. So yung sa PNP po, if authorized po ang pag-request ng security ng ating mga VIP or ng kung sino man po na nangangailangan ng tulong sa kanilang seguridad, ang PSPG po ng PNP, which is a Police Security and Protection Group po ng PNP. Ayun. Sila po ang nagbibigay ng mga tamang tao para magbantay sa ating mga important po na person. So siya sa pagbibigay ng license security guard. Oh. Security guard po. PS, sa mga security guard po yun. Sosya. Under pero pag sosya. Uniformed personnel po, PSPG po. Police Security and Protection Group. And Protection Group. Oh, yun. Yes, sir. Apo. Eh, Captain Soledad, ba't nag-away yung dalawang police? Anong pinag-awayan nila? Actually, sir, as seen naman po doon sa mga nauna nila na interview and sa pakikipag-usap din po namin sa kanila, allegedly, kung lang naman po eh, parang kumbaga normal na siguro nagbibiruan po at naghaharutan tapos nag-aapikunan. Baka ganun lang, sir, kasi sila naman din po ang nagsabi na wala, nothing serious naman po ang issue kung bakit nagkaroon sila ng altercation. May putukan po ba ng baril? Kasi alarm and scandal. Na-alarma yung mga taga Ayala, Alabang. Yes, sir. Wala, sir. Wala po silang baril. Sagutan nung time lang. Na nangyari ang insidente, wala. Okay. So, ang kaso po nila... Apo. So, ang kaso po nila ay yes. Alarm and scandal, Kapitan. Yes, sir. Apo. Dahil po yung altercation kasi ay nakarating sa labas ng bahay. Narinig po ng mga kapitbahay. Naghamon naman ng duro sa kalsada. Opo. Talaga. Anyway, Captain Soledad Ma, maraming salamat po. So, nakadidito pa pala sila sa Muntinlupa Police. Thank yes, you sir, and good morning, Kapitan. Salamat po. Sir, maraming salamat po at pasasalamat na rin po galing sa amin po nga Chief of Police na si Police Colonel Robert Dominguez, sir. At ang buong Muntinlupa po ay nagpapasalamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang taga Muntinlupa City Police. Ayan, Police Captain Risa Soledad, spokesperson ng Muntinlupa City PNP. Damdaming bayan. Report muna mula kay Manang Milky Rigunan, Sister Nicole. Ito na, Lakay. Reklamo laban kay Congressman Alvarez, posibleng desisyon na ng Ethics Committee ngayong Linggo. RH12, Milky Rigunan. Miss Milky! Malo na wala si Milky. Ayan. Mula sa Kongreso, Milky Rigunan, please come in. Nawala si Milky. Ayan. Mamaya antabayan po yung report, mahabigan, ha? Abay, yung ating your business is is our business. Abay, maganda pala yung super yaman pala itong anak ni Senator Loren, ha? Oo nga eh. Si, ano matulungin pa. Anong pangalan? Leandro Leviste. Ba? Oh. Abay, magandang balita sa sugar industry at mga sakada dyan sa Batangas. Mm-hmm. Yung mga nasa sugar industry at sugar plantation. Dahil ang sabi po ay maglalaan ng 5 billion. Wow! 5 billion pesos ang anak ni Senator Loren, si Leandro Leviste, para isalba ang nagsarang sugar refinery dyan sa Batangas. Babalikan natin yan at eto muna. Okay na si Milky? Ayan, okay na si Milky, Miss Nicole. Ayan na, balikan natin yung report ni Miss Milky. Reklamo laban kay Congressman Alvarez, posibleng desisyon na ng Ethics Committee ngayong Linggo. Miss Milky Rigunan. Nicole at Lakay, magpupulong muli ngayon ang House Ethics Committee na pinamumunuan ni Congressman Ferdinand Espares para talakay ng reklamo na isinampa laban kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Espares, kasong administratibo lamang ang kanilang pwedeng desisyonan. Ito ay ang disorderly behavior bilang isang kinatawa ng Kongreso. Palubanan ni Espares, hindi niya saklaw ang pantalakay sa judicial statement na binitiwan ni Alvarez ng kibukin sa rally ng pro-Duterte supporters sa Tagum City na mag
nagwithdraw na ng suporta ang AFP at PNP kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito kasi anya ay may hanay sa kasong kriminal at ito ay jurisdiksyon ng korte. Ibinasuran na rin ng komite ang reklamo na umay madalas sa pagliban ni Alvarez sa Kamara dahil napatunay na wala naman itong batayan. Ang ethics complaint laban kay Alvarez ay isinampa ni Tagum City Mayor Ray Uy. Samantala, sinabi ni Congressman Espares, posible akyat na sa plenaryo ang magiging desisyon ng komite bago naman ang synergy adjournment ng Kamara sa May 24. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Mil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat naman ang Mil Gregunan mula sa Kamara de Representantes. Damdaming bayan. Listen, Senator Risa Hontiveros, ha? Alam mo ba, Senador, kung saan nag-aral itong controversial na si Mayor Alice Guo ng Bambana, Tarlac? Ayon sa ating bubit sa Chinatown, Senator Ma'am. Saan nga balak? Aba, nag-aral sa oldest Chinese school. Oo, oh, talaga. Diyan sa Jose Abad Santos Street, Tondo, Manila. Ha? At ayon pa sa ating bubit, talaga heta napaka-KJ mula kasisimula ko pa lang kay Alice Guo kung saan nag-aral eh. Sumisenyas ka na ng commercial dyan, ha? O sige na nga, take it away. Ayan, oras, Sister Nicole. Ang oras lakay, 9:33 ng umaga. Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yehey! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Kaplu! Charm, bad form,
Charm Fabric Conditioner. With stained brush technology, damit ay kabloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng sandi mong kulatrak. Charm Fabric Conditioner. Bangong kabloom. ECS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3 tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Pagsasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:39 ng umaga. Oy, bati mo natin si Kuyang Ben at Bishop Ephraim Fautagana. Ayan, at Attorney June Samaniego. Listen. Happy birthday, Glenn Relador, mula kay Pinsan Willie. Do you promise not to at Senator Risa Ontiveros, ma'am. Alam niyo ba kung saan nag-aral itong si Mayor Alice Guo? Ayan. Ayon na sa ating bubit mula sa Chinatown na Sister Nicole. Sabi ni Mr. Allegra dito, sa gobyerno, bawal ipaglantaran ang kayamanan. Ostentatious display of wealth yan. Kaya itinatago ito ng ilang gumagawa ng milagro sa pwesto sa gobyerno. Pero ganun pa man, pag naitago ito, inilagay sa pangalan ng kamag-anak. Ayan. O katiwala ang mga properties. Kakaso naman sila ng hidden wealth. Ayan. Kaya doon libre si Mayor Mayor Anarna ng silang Cavite. Ayan. Hindi siya pwedeng kasuhan ng hidden wealth. Kasi inilantad na niya. Ayan. Oh, lakay, sabi nga ni Mel Vargachal yan sa ating YouTube. Eh. Hindi lang gender reveal ang ginawa ng mayor na yan, kundi wealth reveal. Ayan. Kaya libre siya sa hidden wealth, pero dahil ipinaglantaran ang wealth, unexplained wealth naman ngayon. Ayan. Anyway, ayon na sa ating bubit, Sister Nicole, alam niyo ba, mahabigan, na ang controversial na mayora ng Tarlac, Bamban Tarlac, ay nag-aral pala dito sa Manila. Ayan, ayon na sa ating bubit, Nicole. Mm-hmm. Teka mo, ba't na nagluko itong ayan? Ano ba yun? Lakay, ngayon pa nagluko. Okay na. Bangers din ako, lakay. Ayon na sa ating bubit, Sister L, Sister Nicole, mm-hmm, ito ay nag-aral dyan sa isang eskwelahan dyan sa may Tondo, Manila, sa may Abada Santos, Sister L, mm-hmm, Sister Nicole. At ito ba, matagal na pala yung school na yan, 1923 pa. Oo, talaga. Pero ayon na sa ating bubit,
Pero bago yung school ni Mayor Alice sa Guon, hindi alam kung saan siya nag-aral, ha? Ang tatay pala itong si Mayor Alice sa Guon, Sister L, ay rich businessman from Fujian, China. Oo, lakay. Oh. Yan nga lakay yung mga marites dun sa online forum na Reddit eh. Yung apelyedo nga daw nila eh, original na Chinese. Hindi yung Chinoy na Lim, Si, ganyan. Go. Ayan. Nagtaka Fujian province. At alam mo ba kung ano ang naging business ng tatay niya sa Fujian, China? Ano lakay? Aba, siya pala ay matadero. May slaughterhouse sila, Sister Sister Nicole. At alam mo ba na sa yaman ng tatay nitong si Mayor Alice Gudun sa Fujian, abay, isa sa mga Chinese na nakabili ng Rolls Royce. Oh, wow! Mr. Willie Titen, ayan, good morning. Kumusta mga Rolls Royce natin dyan, ha? Abay, siya pala ang, although na second hand, pero Rolls Royce pa rin. Kahit na. Ha? Ito pala ay nakabili ng Rolls Royce noong 1980s, pero second hand. Guo talaga ang real name nila, Sister L. Sister Nicole, abaya. Namiss ka na, Sister L. Mukhang sa ka na kasi. Sister L kasi nanonood sa atin eh. Ayan. At ayon na sa ating bubit, nalugi pala yung kanilang negosyo sa Fujian. Kaya ang ginawa ng kanyang tatay, si Mr. Guo, pumunta sila sa Manila. Ayan. At nagtayo ng piggery. So totoo may sinasabi ni Mayora. Hog industry. Nagtayo ng piggery doon sa Bambana, Tarlac. Ayan. At dito ipinangarap si Alice. Ayan. At ayon na sa ating bubit, eto na, Senator Risa, ha? Para sa mga staff ni Senator Risa, makinig kayo, ha? Para makakuha ng records. Ito pa lang si Mayor Alice Guo ay nag-aral sa pinakamatandang Chinese school dito sa Pilipinas na itinatag noong pang 1923. Mantakin mo yan. Tagal na. Before World War II pa, Sister Nicole. Ayan. Yung school nitong si Mayora. Siya ay nag-aral dyan sa, tawag nila dyan na, cultural school. Siya ay nag-aral sa hindi home study tulad ng sinasabi ni Mayora. Homeschool. Ito ay nag-aral sa Philippine Chinese Cultural High School. Ayan. Pero ito pala ay ang pangalan nung araw yung school niya ay established in 1923, Philippine Chinese High School. Pero renamed as a Philippine Cultural High School. Pero ngayon ay Philippine Cultural College na ngayon sa may Abad Santos Street, Tondo, Manila. Ayan. At ayon pa sa ating bubit, Sister L, na nang-nang, ayan. Nang-nang, wana. Ayan. Ay, Noble Nelson Yao, good morning. Ayan. Adam Sim, ayon sa ating bubit, Sister L, ang ginamit na pangalan ni Alice Guo, ha? Ay, ano gamit niya na kayo? Hindi yung Alice. Chinese name. Yun kaya yung totoo niyang pangalan? Ano na? Yun kaya yung totoo niyang pangalan? Yung Chinese name. Chinese name. Oh, Chinese name. Kaya siguro yung record niya ay pwedeng supina duces tecum, Senator Risa. Doon sa Cultural Philippine PCC, Philippine Cultural College sa Abad Santos, Tondo, Manila. Ay, binabasa ko nga lakay. Ano sabi? Oo.
Di lang lakay yung history nila dito eh. Sabi dito, Philippine Cultural College holds a glorious past, mm-hmm. a progressive present, and a bright future. Oh. Ayan. Oldest school pala yan. Yan ang itinayo ng mga Filipino-Chinese businessman, Sister Nicole. School na yan. At isa sa mga schools na magbukas after World War II. Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister L, Sister Nicole. So dito ipinanganak sa Pilipinas, ayan, si Mayora. Kaya daw diretso ang Tagalog, di ba? Diretso mag-Tagalog, si ba? Ayan. Ang style pa ng ibang mga Chinoy, ayan, mga Chinese nationals, o kaya pagka pinanganak dito, diretso sa ibang probinsya. Ayan, hindi ito katulad ng mga Chinese na lumaki sa Chinatown. Siyempre, salita nila doon ay Idol Fukien, Cantonese, or Mandarin. Baluktod daw yung kanilang Tagalog, kaya... Pero yung mga katulad ni Mayor Alice Go na nasa Tarlac, ayan, baka marunong pa mag-Ilocano ito. Ayan, oo, alam kayo eh. Yung mga Chinese sa Cebu, ayan, diretsyong magbisaya dong, ayan, dai, ayan, o. So, ganun pala yun. At ayon sa ating bubit, ayun, so doon na nga, ayan, totoong may piggery sila, ayan. Pero sumikat pala siya niya sa Bambang Tarlac din itong si Mayor Alice Goo. Alam mo kung bakit? Bakit, lakay? Noong pandemic, kaya siguro dito pumasok sa politika na. Noong pandemic, yung mga baboy nila ay... ipinabigay sa mga tao. Kaya kilala din siya, although na hindi masyadong popular, ayan, nakilala rin siya dahil sa pagtulong, dahil sa pamigay ng kaninang baboy dun sa mga kabayan nating naapektuhan ng pandemya. Pagkatapos ang sabi na ating bubit, Sister Nicole, mukhang hindi siya may-ari nung pogo talaga. Naging kasosyo lang. Ah, kasosyo. Dahil nandyan na siya, mukhang siguro siya nilapitan at nagamit yung kanyang pangalan. Ayan, at dun na. Ayan. Pero hindi siya nagdatag. Parang naging kasosyo muna. Hanggang sa, syempre, lumaki yung sosyo. Ayan. Pagkatapos, pumayag na ilagay sa kanyang pangalan. Ayun. Pasok sa banga. Doon na nadali. Ayan. Oh. Pero laki, di pa rin niya malala kung saan siya nag-aral. Kaya nga, Senator Risa, ayan, kung hindi niyo alam ang tunay na pangalan, abangan niyo yung report na ating bubit. Ayan. Diyan sa Philippine Cultural College, ha? Abangan kung ano talaga ang tunay niyang pangalan. O kaya, para magtrabaho naman yung mga staff ninyo, papuntahan na lang dun sa eskwelahan. Hingin na records. Yes, at isubpina ang kanyang mga record. Ayan. So, yan ang kasaysayan po ni Mayora Alice Goo. Talagang mayaman ang kanyang tatay. At hindi po sa, hindi ho, anong tawag niya? Homeschool? Homeschool, lakay. Hindi po totoo yun. Nag-aral po sa Philippine Cultural High School pa nung araw. Ayan. At ang gamit na pangalan ay Chinese name. So yan ang kasaysayan ng Mayora Alice Goo na muling haharap dyan sa Senado sa darating na Miyerkules. Sandali lamang sa mga reports. Standby Val Gonzalez, Edniel Parosa, Noche Cacas. Standby UL Reyes, at eto muna ang gusto natin malaman ito, ha? Negosyo muna tayo. Your business is our business.
Aba, yung anak po ni Senator Loren Ligarda na si kay dating Governor Leviste, na si Leandro Leviste, magkasosyo sila ni Bossing MVP, ha? Lakay. Manny B. Pangilinan, isasalba daw po ang nagsarang sugar refinery sa Batangas at sila ay naglaan ng 5 billion pesos investment. Ba, maganda yan. Alamin natin ang report ng aking partner, Sister Nicole, please come in. Interesado ang solar power executive na si Leandro Leviste na bilhin ang listed sugar producer na Rojas Holdings Incorporated. Kasama ni Leviste sa kasunduan si First Pacific CEO Manny V. Pangilinan upang maisalba pa ang Rojas Holdings Incorporated mula sa pagkakabangkarota. Sa term sheet na pinirmahan ni Leviste at MVP, mag-iinvest ito ng 5 bilyong piso sa Rojas Holdings Incorporated. Ayon kay Leviste, tutulungan niya at ng kanyang kumpanyang Countryside Investments Holding Corporation ang sugar company upang makapagbigay ng trabaho sa mga magsasaka at matulungan ang industriya ng asukal. Nitong Marso, inanunsyo ng Rojas Holdings ang pagsasara ng kanilang Central Azucarera Don Pedro Incorporated o CADPI sa Nasugbu, Batangas dahil sa malaking kawalan ng kita. February 28 nang i-terminate nila ang kanilang mga empleyado, isang buwan bago maging epektibo ang termination noong March 29. Ang nasabing sugar refinery na may 236 na ektarya ay nag-operate ng 77 taon mula nang buksan ito taong 1927. Sa ngayon, umaabot na sa 4.4 na bilyong piso ang utang ng Rojas Holdings sa mga bangko gaya ng BPI, BDO, Unibank at Land Bank, maging ang 1.4 na bilyong piso na trade payables. Dahil interesado si Leviste na pabangunin ang sugar refinery, sinabi pa ng millennial na negosyante na target niya ring mapalakas ang tax revenues ng Nasugbu. Nitong unang linggo lang ng Mayo, bumili rin ng stakes sa media conglomerate na ABS-CBN si Leviste. Si Leviste, na anak ni Noy News Anchor at ngayon Senate President Pro Tempore Loren Ligarda, ay bumili ng 76.5 million shares na katumbas ng 8.5% ng ABS-CBN. Sinabi noon ni Leviste na bumili siya ng stakes sa ABS-CBN upang makatulong sa media giant. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 57 pesos and 62 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.82 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Ms. Nicole. Batang bata pa, bilyonaryo na. Mga may 40 na ba siya? Ewan ko lang kayo, parang wala pa eh. Baka late 20s pa ng itsura eh. Nalakmi na kay Governor Leviste at Senator Loren. Sandali lamang, Val Gonzalez. Naku, yung Philippine-Indian philanthropist at negosyante si James Kumar. Kilala ko to ah. Na nababanggit sa PIDEA leaks, lumutang. Ala, anong sabi ni James Kumar? Kumusta ka na pare ko, ha? Kumusta ang pa 5-6 natin? Ayan. At pananagutan opisyal, police sa Bamban, Pogo Hub, abay ipinasisilip ni Secretary Gibo Chudoro. O nga naman, ano ha? Kasi nadadawit pati siya kasi may picture siya doon kay ano eh, kay Mayora Alice Guo. Kay Senator Amy, kay Presidente. Meron pa kay House Speaker Martin Romualdez. Meron kay Speaker. At ito malungkot, Sister Nicole, yung tatlong magkakamag-anak na pinatay sa Las Piñas. Ay, oo, ayan, grabe. Yun, ha? Ayan, nakatakda raw i-cremate ngayon, sabi ni Noche Cacas. Standby, Val Eñal Noche. Standby, UL Reyes. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay, 4 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga. RH number 1. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangbata galan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent.
kaya sa labahan, champion! Tapat, tawanan ng katapat. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok mong partner ay MX Recapsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat, tawanan ng katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV! Pinakamagandang oras para mag-aral, alamin! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Mas pinatinding action-packed games. Balik tayo sa ating programa. Good morning, Kuyang Wilfred Yu at Kenneth Ngo. Ha? Abay, naging classmate ba makuyang itong si Alice Guo? Ha? Ayan, hindi daw. Di daw sila nag-aral sa Philippine Cultural College sa Abad Santos, Tondo, Manila. Ayan, kung wala daw nationality si Mayor Alice Guo, si Senator Grespo din daw, wala din nationality. Grabe. Samantala, report mula kay Val Gonzalez. Ito, Phil Indian philanthropist at negosyanteng si James Kumar na nababanggit sa Manoy Pideya Leaks, lumutang mga banat ng vlogger na si Maharlika isa-isang pinabulaanan. RH5, Val Gonzalez. Val? Binasag na ng negosyante at Phil Indian philanthropist na si Manhinder James Kumar ang pananahimik sa sunod-sunod na mga banat sa kanya ng vlogger na si Maharlika sa pamamagitan ng legal counsel ni Kumar na si Attorney Cherry Ann De La Cruz. Ang lahat ay gawa-gawang kaso lamang na isinampa laban sa kanyang kliyente
at isa-isa na itong na-dismiss sa korte. Kabilang aniya sa mga akusasyon ang umano'y pagiging mafia leader na sangkot daw sa kidnap for ransom, carnapping, murder, human trafficking at drugs. Ginawang halimbawa ni Attorney De La Cruz ang isa sa mga kasong forcible abduction with rape na inihain sa Pasay City laban kay Kumar at kanyang mga magulang at tatlong iba pa, pero kalaunan ay binawi mismo ng umano'y rape victim dahil ito daw ay sa utos ng kanya mismong boyfriend. Sabi ni Attorney De La Cruz, kapansin-pansin na sa lahat ng kaso ay palihim na itinatago sa pamamagitan ng mali-maling mga address para mapigilang makadalot hindi makasagot ang kanyang mga abogado para makapagpalabas ng arrest warrant ang korte. Ang address na number 533 Jack Lura o Jack Duray Street, Pasay City ay isang gawa-gawang address na batay sa sertifikasyon ng City Planning and Development Office ng Pasay City ay hindi nag-i-exist saan man sa lungsod. Sa statement ni Kumar, iginiit ng negosyante na isa siyang matino at maayos na leader ng mga Indian community sa bansa na sinisikap na makatulong hindi lamang sa kanyang mga kababayan kundi maging sa mga Pilipino. Umaapila si Kumar sa mga mapapatas na dapat ay magkaroon na ng batas para mapanagot ang mga vlogger na irresponsableng naglalabas ng mga akusasyon at ginagamit ang social media bilang sandata ng malayang paninira laban sa sinumang individual. Samantala, nakatagtang humarap ang abogado ni Kumar sa muling pagtinig ng Senado tungkol sa Amonoy Pidea Leak ngayong araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Alam mo na nabit ko itong si James Kumar, Sister Nicole. Oh, talaga lakay. Eh, sabi nung, ano, siya pala ang isa sa magtuturo sa mga Bombay kung paano ano magpa 5-6. Sabi niya, anong style niya? Eh, mentor pala. Oh, basta konting conversation lang. Ganda umaga, ate. Ayan, bilay kumot. Simple lang. Ayan, sinesemre siya ng mga 1 month, mga ganyan. Tapos 2 months, ayan, pwede nang pakawalan. Ayan, pwede nang magpa 5-6. Report mula kay Edniel. Ay, ito naman lakay, pananagutan ng official police sa Bamban, Pogohab, ipinasisilip ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, nanawagan ng investigasyon si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa umunoy posibleng pananagutan ng mga building, dahilan ng pagkakaroon ng tinawag niyang scam hub sa lalawigan ng Tarlac. Ayon kay Chodoro na dating kongresista sa probinsya, dapat silipin ng mga pangungunsinte ng mga lokal at national officials maging ng Philippine National Police kung bakit nga ito yung ni-raid na Pogo Hub. Hindi kasi umano maglulunsad ng operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung wala namang itong naamoy na matibay na ebidensya noon pa pagdating sa trafficking at iba pang paglabag ng Zone Human Technology. Nabistansya naman si Chodoro sa ikinalungkot niya manong pagtatayo ng Pogo sa kanyang teritoryo at sinabi hindi niya kilala ang pamilya ni Bamban Mayor Alice Guo. Nagugunit ang mismong si Presidente Bongbong Marcos nang nagputos na investigasyon sa posibleng kinalaman ni Guo sa Pogo. Makaraang ilutang ito ni Senator Risa Hontiveros maging ang posibilidad na koneksado ang alkalde sa bansang China. Pinsusutin din na rin lakay ng DILG sa Ombudsman si Guo para hindi naman mabahira ng investigasyon laban sa opisyal. Samantala, pinangalanan na rin ang NCRPO sa ibang istorya itong dalawang pulis na membro man ng SAF na sinasabing mag-escort ng Chinese dyan sa Muntinlupa. Ito ay sina Police Corporal George Rojo Mabuti, 52nd Special Action Company sa Zamboanga, at si Patrolman Roger Ramos Valdez na 55th Special Action Company sa lalawigan din ng Zamboanga. Para sa kanilang Pilipinas, DZRH, lakay. Zamboanga pala sila naka-assign. Paano napunta ng Muntinlupa ang mga ito? Layo. Sinong bossing nila? Sinong official nila sila ay na-deploy dyan? Yan, lakay, ang isa sa mga katanungan dahil lang binabanggit, kabilang doon sa iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police ay ang sinasabi, ang impormasyon na may order umano itong dalawang staff members mula sa isang battalion commander, lakay, sa Zamboanga. Ang siste, magkahati sila, lakay, ng sahod. Parang yun ang ano, yun ang iniimbestigahan. Yan lang, lakay. Kasi malalaking magpasado ang mga ito, itong mga Chinese nationals eh. Ayan, hati sila sa sweldo, ha? Oo. Gaya nga nang nabanggit mo, lakay, taga-Zamboanga na sila, at kabilang doon sa mga iniimbestigahan, eh yung sinasabing may umorder sa kanila o may nagutos sa kanila na battalion commander doon din sa lalawigan ng Zamboanga. Ilang oras o ilang minuto lamang
Mula ngayon ay haharap sa media ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police para magbigay ng updates hinggil sa iba't ibang issue sa PNP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Grabe, magkano kayong nga sweldo ang bigyan hati ng atyana. Ang lupit, ha? Pera-pera talaga. Report mo na kay Noche. Tatlong mag-anak na pinatay sa Las Piñas nakatakda namang i-cremate ngayong araw. RH27, Noche Cacas. Noche? Noche Cacas, please come in. Noche? Buenas dias, tardes, noches. See you well. Metro Manila ngayon. Well, Reyes, ano ang latest sa Metro Manila? Good morning, Lakay. Nicole, makararanas ng 8 oras na water interruption ang ilang mga barangay sa Quezon City simula yan ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw dahil sa isasagawang maintenance activities ng Maynilad. Sisimulan nito ngayong araw sa Barangay Monica na susunda naman ng Apolonio Samson, Tatalon, Baesa, Bahay Toro at Paraiso at Paltok sa mga susunod na araw. Arestado naman ang 22 katao sa magdamag na anti-illegal drugs operation sa Metro Manila. Aabot sa higit 1,000,000 piso ang halaga ng nasamsam na shabu sa ikinasang 16 na operasyon sa buong NCR. Samantala, aarangkada naman sa darating na Sabado ang Lingkod Bayan Caravan alok ang Deepening Health Service, birth certificate, registration at iba pang serbisyo sa Makati. Magsisimula ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Hall, Guatemala Street, Barangay San Isidro na magpapatuloy naman ng 4 p.m. to 6 p.m. Samantala, ngayon lamang Lakay ay naglabas ng thunderstorm watch ang DOST Pag-asa kung saan posibleng makaranas ng thunderstorm sa Greater Metro Manila area kasama dyan ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite hanggang sa mga susunod na 12 oras ngayong araw. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Yuel Reyes. At good morning, Chief Prosecutor Elmer Rillo ng Pasay. At ganoon din, binabati rin natin Sister El, si paring Manding Bahakan. Mm-hmm. Ay, good morning, pare ko'y classmate. At get well soon kay Sister El. Yeah. At yan ang kabuuan natin programang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan nga po ni Sister El, ito po si Nicole Lopez. Operation Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye! Ingat! Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami.